Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon muli na tayo sama-sama na lalapit sa Panginoon at mag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon bago po tayo lumapit sa Panginoon, makapakinig ng kanyang mga salita. Tayo muna po'y magpuri, umawi tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya. Minsan pa po, panatag ang aking isipan. Panatag ang aking isipan. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko ng dami. Ang kanyang mga kamay aking gabay. Hallelujah. Sanging sa piling niya, lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, ating dingin di na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Anumang kalagayan, anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, ating dingin di na ako muli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Misa pa po, anumang kalagayan, anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, ating dingin di na ako muli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos
eskula nakamtan. Sa Diyos kula nakamtan. Sa Diyos kula nakamtan. Oh, hallelujah. Oh, maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na anumang pagsubok, sulirani ng dumaan, kayo ang aming kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Maraming maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy po kayong umilos sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita. Hallelujah. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, makakapinig po tayo ng salita ng Panginoon. Tinatawag ako po si Pastora Ruru Kalimbo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nakakagalak po sa Panginoon at magamit po ngayong umaga nito. Tayo po ay makipagbukasan sa Unang Tesalonica chapter 5 verse 17. Ang sabi po doon ay laging manalangin. Kamusta po yung prayer life po natin araw-araw? Nakakapanalangin po ba tayo sa Panginoon araw-araw? At sinasabi po sa Isaiah chapter 65 verse 24. Sabi po sa aking salin, Isaiah 65 verse 24, at mangyari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako. Samantalang sila'y nangagsalita ay makikinig ako. At araw-araw po, palaging nakikinig ang Panginoon sa ating mga panalangin. At isang malaking bagay po na ang pagtitipon natin ay sa Mateo chapter 18 verse 20. Ang sabi po doon ay, when two or three gather, here I am with them. Kaya kung sama-sama po tayong nananalangin sa Panginoon, ay tutugunin po tayong palagi. At isa pong nakita ko pong storya sa Books of Acts, chapter 12. Hintayin po natin ang Books of Acts. Baybayin po natin yung Books of Acts, chapter 12, verse 5 to 12 po. Ang sabi po dito, sa pagkaunawa ko po, ay 12 verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Gano'n po ka-powerful yung may nananalangin po para sa atin. Ganito po yung ginawa ng mga taga-iglesia sa panahon ng mga gawa. Nung si Pedro ay nasa bilangguan, taimtim po silang nananalangin para saan po? Para sa pagkakalabas niya sa bilangguan na yun. Pero hindi po natin inaasahan sa mga susunod na talata na ang bilis ng tugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. Pero baybayin po muna natin. Ang sabi po dyan sa Acts, i-highlight po natin yung verse ng 5 and 12. Kasi ang sabi po sa 12, nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Ano pong sabi natin kanina sa Mateo chapter 18 verse 20? When two or three gather, here I am with them. At kung ang proseso ng pananalangin natin sa Panginoon, nandun din ang Diyos. Nasa process din siya ng pagsagot ng pananalangin natin. At sa ipabaybayin po natin yung Acts chapter 12 verse 5 to 6. Sabi po dyan, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Verse 6, pinalaya ng anghel si Pedro. Nang gabing si Pedro ay malapit nang ilabas si Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Kung mauunawaan natin, napaka-imposibleng lumabas ni Pedro dahil may mga nakabantay na gwardiya para sa kanya. Pero dahil ang Panginoon ang nagpadala sa pamamagitan ng anghel, dun sa mga sumunod na talata, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi po yan sa Lucas chapter 1 verse 37 po, di ba po? Ang sabi dyan sa verse 7, at biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon
at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising ng sinasabi, "Bumangon kang madali." At nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Nung panahon na yan, biglang natanggal yung kadena ni Apostol Pedro at ng mga sumunod, ay makikita natin na yung pagsunod niya sa anghel ay hindi naging mahirap. Kasi tulog po siya, di ba po? At nang namagising siya, wala na yung kanyang kadena. Inano siya ng anghel na, "Sumunod ka sa akin." Yun po yung sinasabi sa talata ng Acts chapter 12 verse 7 hanggang 8. Sa pagsunod na kahit hindi niya alam yung mga gagawin niya, kasi kahit naman po tayo, di ba, pag natutulog, pag nagising ng bigla, hindi natin alam kagad yung mga gagawin natin. Pero siya, nung tulog at ginising siya, bigla siyang tinapik ng anghel nung panahon na yan. Sumunod kagad siya, "Magdamit ka, magsandalyas ka." Yan po yung sinabi ng anghel sa kanya. "At sumunod kang madali sa akin." Sabi po yun sa, basahin po natin sa ano, sa ang salita ng Diyos po. Sabi po dyan, sinabi ng anghel, "Magdamit ka at magsandalyas," at ginawa iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, "Magbalabal ka at sumunod ka sa akin." At sumunod siya sa anghel palabas sa bilangguan. Yun po yung pinapaunawa sa akin ng Panginoon dito, yung pagsunod natin sa kahit na hindi natin inaasahan yung mga sitwasyong darating. Sa verse 9 to 11 po, ang sabi po dyan, si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam ang tunay na nangyayari. Sa pamamagitan ng anghel, ang akala niya'y nakakakita siya sa isang pangitain. Verse 10, nang sila'y makaraan sa una, sa pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila, sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Nung panahon na yan, nung nakalabas ng ang Apostol Pedro, di pa rin niya mawari kung siya'y ano, kung siya'y nananaginip lang o totoo. Pero dahil po dyan, sa ginawa po ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdala ng anghel sa kanya, ay talaga pong tumutugon ng Panginoon sa bawat panalangin. Kasi sinasabi po sa verse 5, nung si Pedro ay nasa bilangguan, ano pong ginagawa ng mga taga-iglesia? Nananalangin po para sa kanya. At yun po yung isang bagay na naunawaan ko na araw-araw po, we need to go to God every day. Amen po. Araw-araw, kailangan nating lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa po, yung habang nananalangin tayo, habang nasa proseso tayo ng pananalangin, ang Diyos lagi pong nakikinig sa atin. Maaring sabi nga po, may tatlong panalangin na hindi tayo, may yes, may no, at may wait po. At sinasabi po dyan, pag yes, give what we ask for, sabi po dyan, diba? Lagi pong pagka po yes, pag ang tugon, talagang ibinibigay ng Panginoon yan. Pag no, hindi niya ibibigay yan. Kasi alam niya kung ano yung makakabuti para sa atin. At yung wait po, yun yung mga particular na hindi natin alam kung kailan darating. At isa sa mga naunawaan ko po, kaya hindi rin binibigay ng Diyos yung panalangin, ay sa ating mga kasalanan at sa mga maling motibo natin. Nasa James po yan, chapter 4, verse 3. At dito po sa mga gawa, marami po, ako po bilang isang lingkod ng Diyos, marami po ako natutunan kung paano magiging, kung paano tayo magiging team sa pananalangin. What is your earnest prayer? Katulad ng ginawa ng mga taga-iglesia nung panahon kay Pedro. At dun sa bandang dulo, sabi sa verse 12, nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Yes, malaking bagay po na nananalangin tayo sa Panginoon na mag-isa. Pero malaking bagay din po yung nananalangin po tayo ng sama-sama. Sabi nga po, what is your earnest prayer? Yung taimtim na pananalangin mo sa Panginoon. Kasi hindi po tayo pwedeng lalapit sa Panginoon ng pabarabara lang po tayo na, "Ah Lord, ito na yung ano ko. Oh Lord, ito po yung hihilingin ko. Ito po yung gusto ko." Hindi po eh. Sabi nga po sa Mateo chapter 21, verse 22 po. Sabi po din sa Mateo chapter 21, verse 22, "At anumang bagay na iyong hingin sa panalangin, nang may pananampalataya, ay inyong tatanggapin."
Kaya yung mga taga-iglesia nung panahon na yon, nung nananalangin sila para kay Apostol Pedro, sinagot na sila ng Panginoon eh. Nandun na yung proseso eh. Kasi after nung verse na yon, di ba po, nandun na sinagot na siya ng, sinagot na sila ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. At kung tayo'y nananalangin sa Panginoon, palagi pong may pagsunod at pagtitiwala. Pananalangin na may pagsunod at pagtitiwala, katulad ng ginawa ni Apostol Pedro, na sumunod siya dun sa anghel. Sumunod po ay yung pagliligtas ng Panginoon. Nung nandun siya sa bilangguan, sumunod siya sa anghel, at yung mga sumunod na talata po, mauunawaan po natin dun na nailigtas po sila, nailigtas po siya ng Panginoon dun. At sa dulo, pagbibigay alam sa mga kapatiran. Nung nakalabas siya, saan po ba siya agad pumunta? Sabi dun sa verse 12, mga gawa chapter 12, verse 12. Pumunta siya dun sa mga kapatiran. Dun sa mga kapwa niya mananampalataya para ano po? Para ipaalam yung ginawa ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng anghel. Kaya maunawaan po natin na araw-araw lumalapit tayo sa Panginoon na nananalangin. Lahat po may nakatakdang oras para sa mga bagay na tutugunin po tayo ng Panginoon. At isa po sa ano, sa naunawaan ko dito, nung nananalangin ng mga taga-iglesia kay Apostol Pablo, tinitingnan-tingnan ko nga po kung paano sila manalangin. Taimtim po ang pananalangin nila. Dahil bakit po? Dahil tinugon po sila ng Panginoon. At sinasabi po yan sa Psalm chapter 65 verse 2. Ang Diyos tumutugon ng panalangin. Kaya ito pong talata ng Acts chapter 12 verse 5 to 12. Madami po kayong matutunan. Una po, yung mga taga-iglesia ay sama-sama silang nananalangin para kay Apostol Pedro. Pangalawa po, ang pagsunod ni Apostol Pedro sa anghel, na kahit antok na antok pa po siguro siya nung panahon na yon, pero may pagsunod siya para makalabas po siya dun sa bilangguan. Pangatlo po, yung pagliligtas ng Panginoon sa kanya naroon po, di ba po, sa pamamagitan ng anghel na ipinadala ng Panginoon. At yung dulo, hindi po siya nakalimot bumalik sa mga kapatiran niya na nananalangin sa kanya para siya po'y makalabas. Dahil sabi niya, pinaalam niya po agad kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya tayo po araw-araw, mayroon po tayong mga daladalahin. Hindi lang po mga masasayang pasasalamat sa Panginoon. Marami rin pong kalungkutan, marami rin pong kapighatian, marami rin pong problema ang bawat individual. Pero pinapakita po dito sa Mateo 18 chapter 20, Mateo 18 verse 20, when two or three gather, here I am with them. Kaya kung dalawa, tatlo, apat, lima, na maraming nananalangin para sa atin, tutugunin po ng Panginoon ayon po sa kanyang kalooban. At isa po sa natutunan ko po dito, dito na po ako magtatapos sa limang natutunan ko po. Yung pananalangin, huwag po nating hayahayaan na lang pong ganun. Ay, pag-pray niyo po ako ganun. Tayo po mismo manalangin din. Araw-araw manalangin tayo para sa ibang tao, sa pamilya, kaibigan, kapatiran natin. Katulad ng ginawa ng mga taga-iglesia nung panahon na yun. Pangalawa, pagsunod. Marunong po tayong sumunod at magtiwala sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Apostol Pedro. Pangatlo, yung pagliligtas. Iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel si Pedro sa bilangguan. Dahil ano po, lilitisin na siya pagkatapos ng paglagpas ng ano po nun, piyesta po nun nung panahon na yun. At yung dulo, pagbibigay alam sa mga kapatiran. Lagi po nating ipaalam kung ano po yung mga ano natin, kapighatian natin sa kapatiran natin, kung talagang pwede nating sabihin or kung hindi man, dumiretso po tayo sa Panginoon. At ito po ang binigay sa akin ng Panginoon na mensahe ngayong umagang ito. At sabi po sa Lucas chapter 1 verse 37, for with God nothing is impossible. Kaya wala pong imposible sa Diyos sa mga taong totoong lumalapit at nananalangin sa Panginoon. Dahil ano po, may Diyos po tayong malalapitan bilang isang mananampalataya. Sabi nga po yung isang pastor sa akin, salamat sa Panginoon kasi bakit? May Diyos tayong malalapitan. Amen? Kaya sa umagang ito, nawa po ay may natutunan po tayo sa buhay po ni Apostol Pedro na mga mananampalataya ng isang anghel na pinadala, at yung maganda po doon, yung pagbalik ni Pedro na ipaalam niya kung ano ang totoong nangyari. Pinatotoo niya kung ano yung totoong nangyari sa buhay niya sa pamamagitan ng pananalangin
ng kanyang mga kapwa mananampalataya nung panahon na yun. At tayo po'y manalangin ngayong umagang ito. Hallelujah. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa araw-araw. Patuloy nyo kaming binabago, patuloy nyo kaming inaalagaan. Patuloy nyo kaming minamahal, Panginoon. Turuan nyo kami sa araw-araw sa inyong mensahe, bagamat nagsi yung oras at alam namin, O Diyos, na hindi to hadlang para hindi kami makapag-aral ng inyong salita. Pinapanalangin ko din, Panginoon, lahat ng mga nasa FB Live, kung ano man ang mga sitwasyon nila, pinagdaraanan, lalo na ngayon, Panginoon, sa anumang sakit na pandemya, Panginoon, COVID. Purihin kayo, O Diyos, dahil pinaparanas niyo sa amin yung mga kahirapan na mas mahirap nung panahon na naririto kayo sa mundong ito. At kung ano man yung mga kapighatian yung nararanasan ng bawat individual na nakikinig ngayon at yung mga hindi pa nakikinig, Panginoon, patuloy niyong hawakan ang kanilang mga puso. Patuloy niyong silang pagpalain. Pero patuloy niyo rin silang paluin ng inyong mga salita. Ganon din ako, Panginoon, na ginamit ngayong umagang ito. Pakasamahan kami palagi ng Banal na Espiritu at maunawaan namin, Panginoon, ang inyong pagtuturo sa umagang ito ay palagi kaming lumapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin, ng taimtim na pananalangin. At alam namin, Panginoon, mauunawaan namin na sa bandang dulo-dulo o hindi pa man ay sasagot kayo. Dahil sabi nyo nga sa Isaiah, noon pa man, Panginoon, ay talagang sasagot na kayo sa panalangin namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na naririto. Palagi nyo silang palakasin. Palagi nyo silang ingatan. At palaging, Panginoon, sumagana ang biyaya nyo sa kanila. Hallelujah. Itong samot panalangin namin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po at Happy Mother's Day po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.